dumarami na naman ang insidente ng nakawan ngayong malapit na ang holiday season. Yun nga lang, Angela, ang mga nahuhuli, napapalaya lang din dahil hindi nasasampahan ng formal na kaso. Para bigyan mo ang balita, Mobile Journal, King Senko. Hablot dito, harurot doon. Yan ang isa sa mga insidente ng pangahablot ng mga riding in tandem nitong mga nakaraang araw na nasa pool ng CCTV. Ang insidenteng ito sa Binondo, Maynila, walang kawala sa mahigit na 100 CCTV ng Barangay 298 sa Binondo, Maynila. Tila kalkulado ng kawatan ng kailangan niyang hablutin. Nag-abang lang sa isang poste at nang umistrike, agad na kumaripas sa nakaabang na rider. Nasa 18,000 pesos daw ang laman ng nahablot na bag mula sa mag-asawang ito. Nahuli nga po dahil nga nagkataon dito sila pumasok sa barangay namin, tapos nabangga nga sila hanggang sa nagkaroon na ng commotion. Nang mahuli, dyan na nga nalaman na may dati na palang mga kaso ang mga sospek. Muntikan pa ka makalaya. Ang tanong lang ng maraming netizen, bakit maraming kawatan ang kahit mahuli na nakakalaya pa? Dahilan nga naman para makaulit pa ang mga kawatan. Medyo talagang ang problema natin, yung mga biktima, pag nare-recover yung gamit nila, ayaw na nila maabala. Pero kung ganun lagi ang magiging isip natin, parang binibigyan din lang natin yung mga kawatan na ituloy lang nila yung ginagawa nila. Pero kasi pwedeng magkulong ang mga pulis nang walang nagkakaso, mga paps. Maswerte na lang raw na sa pagkakataong ito, kulong talaga ang mga nahuling kawatan dahil sa mga dati na nilang kaso ng pagsusugal. Kaya naman ngayong papalapit na naman ang Kapaskuhan at marami sa mga kababayan natin ang dumarayo dito sa Binondo at Divisoria para mamili, may payo ang mga otoridad. Unang-una nga talagang doble ingat. Tapos, hindi lang naman yung gamit ang hinahablot, madalas ngayon, cellphone. Yung mga tao, mahilig mag-selfie. Kung maglalakad rin daw ay siguruhing nasa loob ng bangketa para hindi kayo maabot ng mga riding in tandem. Kapag may nararamdaman naman daw na kahinahinala, maaaring magsumbong sa mga tanod sa lugar. Kaya paalala po, huwag po tayong pakampante saan man tayo mamamasyal. Parati pong magdoble ingat at maging alerto sa ating kapaligiran. Mobile Journal, King Senko po, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.